my window. It's my chest right in the morning. Like a Hey guys, it's me, Cyril Vlogs, and welcome back to my channel. Please make sure to like and subscribe and turn the notification button para ma-notify ka pag may bago akong upload. I do uploads every other day at 4 o'clock p.m. So, every other day meron kayong bagong video galing sa akin. So, subscribe na kayo guys! So, ngayon gagawa ko ng video para mas makilala nyo ako as a YouTuber. Weird. As a vlogger, para mas makilala nyo ako, mas makapagpakilala ako sa inyo, ay gagawa ko ng isang Q&A, kasi yung dati kong Q&A, kasama ko yung pinsan ko, tapos medyo kalokohan siya. So, yung ngayon naman na Q&A is ako lang, and kumuha ko ng mga tanong mula sa mga kaibigan ko, yung iba kaibigan ko, yung iba mga kapwa YouTuber ko din na nagsisimula pa lang kagaya ko. So, tingnan natin. So, start na tayo! First question, galing kay Azel Nicole. Isang YouTuber din siya kagaya ko na nagsisimula pa lang. So, supportahan natin siya. Tingnan nyo din yung mga works niya. For sure, magaganda din yung contents niya. And, ang tanong galing sa kanya ay, what keeps you going or motivated po when making contents? Siguro ay, ang nagki-keep sa akin motivated sa paggawa ng mga contents ay yung gusto ko kasi yung lahat ng content ko ay raw. Yung parang raw, I mean, parang natural siya. Yung hindi pilit. Yung natural lang kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung ano. Pero pinupush ko pa rin sa channel ko yung positivity. So yun, motivated ako kasi nakakakita ko ng progress, may mga nagko-comment, yung mga kaibigan ko nanonood ng vlogs ko. So namomotivate ako na manood, magawa ng content. Mas nakaka-motivate kasi sinusuportan ka ng mga nasa paligid mong tao kagaya ng mga kaibigan mo. So shoutout sa mga friends ko dyan na super supportive. So next question na tayo. Next question galing naman kay... sorry po ha kung medyo hindi ko tanda yung kung paano i-pronounce yung name nyo. So, ang pangalan niya ay Simels Repizo. So, isang YouTuber din siya na kagaya ko, nagsisimula lang din. So, tingnan nyo yung channel niya. Anyways, ipopost, habang sinasagot ko na may mga tanong, yung mga tanong nila, ilalagay ko dito sa tabing to para kita nyo din yung pagkakatanong nila. So, para in case na bobo yung pagkakabasa ko, edi maganda pa rin. Okay. So, ang tanong niya ay, my question is, who is your inspiration? Why do you do vlogging? So, inspiration ko. Ako kasi, actually, may mga idol ako, may mga paborito akong mga YouTubers, may mga ano ako. Pero, ang inspiration ko talaga, para kaya ako nag-start mag-YouTube. Kaya ako nag-YouTube, nag-vlog, ay dahil na gusto ko mapakita kung yung kung paano tayo mamuhay as kung gusto ko kasi mapakita yung kung gaano kaganda ang lugar ko, kung gaano kaganda ang Mindoro. So that's why I started vlogging din. Gusto ko ipakita ko anong mga pwede nyong makita dun sa mga tao hindi nakakapunta pa dito sa Mindoro, at saka dun sa mga pinupuntahan ko. Gusto ko ipakita kung gaano kaganda. Second lang talaga yung pagvlog ko. So yun talaga yung purpose ko talaga nung una pa lang. So thank you po sa tanong. Next question. Okay, next question galing kay Edward Raymundo. Yun po yung channel name niya. Check nyo din po siya. Isang maano din po yung mga content siya. So, magaganda din po yung mga contents niya. So, ang tanong niya ay, why you start YouTube? Ba't ko daw sinumula ng pag-YouTube? Ba't ko naman tin-translate? Malamang. So, nag-start ako mag-YouTube unang-una. Nung una, nagpo-post lang talaga ako ng mga song covers. I never thought na para magugustuhan ko mag-post ng mga vlogs. Nung una lang talaga song covers yung mga pinapost ko, yung nasa salat lang ako, kumakanta ako, tapos pinibidyohan ko, yun lang. Tapos isang umaga, sabi ko, nagising ako, gusto kong mag-vlog. Hindi ko alam kung bakit, kasi, pero nung hindi pa naman ako nag-vlog, mahilig na talaga akong manood ng mga YouTubers na nag-vlog. Parang siguro na-inspire na lang din ako. Kaya isang araw, pagising ko, gusto ko na mag-vlog. So, yun. Nag-start ako mag-vlog. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Saling kay Gary Vinyas Tandang, ang tanong niya ay, who or
are your favorite vloggers and bakit sila? Okay. Ang tanong. So, sa international vloggers, ang pinaka-paborito ko talagang vlogger. Unang-una ko talaga pinanood nung sa international vloggers ay si Alex Wasabi. Ipapakita ko yung picture niya. Alex Wasabi. Kasi dati kasama niya pa si Roy Guava Juice na naghiwalay sila. Tapos gumawa sila, na napili si Alex dun sa vlogging nilang dalawa. Dun sa YouTube channel nila. Tapos si Roy gumawa ng panibagong channel. So, sila yung nag-inspire sa akin na gumawa ng, magsimula mag-YouTube. Tapos, sumunod na si Lloyd, Cadena, Will Dasovich, si Janina Vela, yung mga yan, mga YouTuber na Filipino naman. Actually, si Alex Wasabi, half Filipino siya, yung mom niya, Filipino. So, yun, dun din ako na-inspire. Actually, international talaga yung pinapanood ko. Parang nito, pero konti lang talaga yung Filipino YouTubers na pinapanood ko. More on international pinapanood ko. Ganun. Shane Dawson. Sino pa ba? Yun. Yun lang siguro for... Yun lang natatandaan ko. Pero sila talaga pinapanood ko. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin sila. Super fan nila ako. Si Alex pa sabi kasi, kaya, sige, hindi ko pala nasagot yung tanong kung bakit. Bakit siya? Bakit sila? Si Alex pa sabi ang pinili kong favorite YouTuber ko kasi nag-exercise siya ng passive PBT kagaya ng ginagawa ko. More on positive vlogs yung ginagawa niya, yung inspirational vlogs, yung more on sa mga yung kung ano yung gusto niya sa buhay niya, yung ganun. Tumutulong siya sa ibang tao, yun. Parang napi-feature ko yung vlog, yung channel ko na balang araw ganun din yung magagawa ko or so yun, parang na-inspire ako dahil niya. Kina Lloyd, syempre, parehas lang din yung reason ko. Ganun lang din yung ginagawa nila. More on, kasi yung sinasubscribe ko yung channel, ay more on sa positivity, yung kagaya ng mga ginagawa nila. So, yun. Next question. Ang haba ng sagot ko dun, diba? Nakaka-stress. Diba yun? Nakakailang tanong pa lang ako. Okay. Kaibigan ko naman na nagtanong. Si... Ang tanong ay galing kay Sir Jerome Barcelona. Hi, may channel din yan. Ang pangalan niya ay Jerome Barcelona Jr. Jerome Barcelona Rojas Jr. So, ipapakita ko dito yung channel niya. Kaibigan ko siya, so i-help ko siya. Nandito yung, ano niya, yung print screen ng kanyang channel. So, mag-subscribe na kayo sa kanya. Gumagawa siya ng mga covers. So, covers ng mga K-pop na sayaw. So, magaling siyang sumayaw, promise. So, ang tanong ni Sir ay, how do you see yourself 10 years from now? Oh, may pa 10 years na si Mayor. Nakikita ko sarili ko 10 years from now. Siguro, if not vlogging, siguro wala na ako dito sa country. I plan kasi din na magtrabaho sa ibang bansa and then yun, hindi ko alam. For now kasi parang nag-focus muna ako sa yun, vlogging tapos yung pag-a-apply ng work. So yun. Tapos pero I can see myself 10 years from now. Siguro successful na naman siguro talaga ako kasi hardworking naman akong tao. Tsaka positive ako pagdating sa mga bagay-bagay. So, sana, 10 years from now. Huwag ka mag-alala, sir. 10 years from now, lilibre na kita. Okay, next question. Oh my God, 8 minutes na. Next question. Galing kay John David Castillo. May channel din siya. Yun, John David Castillo. May channel siya. Yun, John, search na lang. And, ang tanong niya ay, what's the most embarrassing you've done? Parang siguro ano yung most embarrassing moment ko. Siguro yung alam mo yung si Arna Sierra ka na tapos yung parang kunwari parang nilalagnat ka na sa sobrang may klase kasi noon. Tapos sobrang si Arna Sierra na ako. Tapos ang lamig na ng pawis ko, aircon na yung room. Tapos yung si Arna Sierra na ako, hindi ko mapigilan. Tapos sabi ko dun sa best friend ko, kaya yung Lay. Sabi ko, best na hihilo na ako. Para lang makalabas kami ng maaga. So, yun, siguro, para embarrassing moment ko yun para sa akin. Hindi naman nila nalaman, pero sa loob-loob ko, sobrang embarrassing nun kasi nagawa ako ng excuse para makaalis na ako ng room dahil lang nasisiara ko. So, yun. Next question. Galing kay
kay ano ulit, John Edward Raimundo. Ang tanong niya ay, who YouTube, sino daw yung YouTuber na naka-inspire sa akin? Tapos may open and close parenthesis na, me, siya daw. O, nasagot na. Kapalay. Okay, next question. Yan. Tanong naman ni Roger Ian Alvarado. Alvarado, may channel siya, ang pangalan ay Jokno Boy, ang kanyang channel. Ang tanong niya ay, gusto mo ba ang ginagawa mo? Oo naman, gusto ko yung ginagawa ko kasi hindi naman ako patuloy na mag-upload ng mga videos kung hindi ko gusto yung ginagawa ko. So, sa hinto, nagusto ko yung ginagawa ko at nag-enjoy ako. Pero yung process papunta doon sa pag-enjoy ko, sobrang matrabaho, pag-e-edit, paggagawa ng content, syempre nakakapagod. Pero in a way, gusto ko yung ginagawa ko. Worth it siya. So, yun. Next question, galing kay Ronalyn De Lara. Kaibigan ko siya. Hi, siya nga pala yung handler ko. Sabi niya, bakit nagustuhan mo ang K-pop, K-drama? Anong naging impluensya nito sa'yo? Nagustuhan ko ang K-pop. Alam niyo naman lahat sa lahat ng video ko na nagpo-post ako na ang pinakalandakan ko, nag-favorite ko talaga K-pop, BTS, EXO, yan. K-drama, mahilig din ako manood ng mga K-drama. And, kaya ang, siguro kaya ako nagustuhan kasi, alam mo yung, iba yung, kung sa K-drama muna tayo ba? Sa K-drama kasi parang, yung iba yung style nila kung paano nila i-deliver yung isang story rather than kagaya ng sa Filipino kay rather than sa mga Filipino na teleserye, yung parang may something nakakaiba na nadadrawn kahit yung hindi mga mahihilig manood, nadadrawn silang manood kasi yung iba yung padala ng story ng Korean drama. So yun, ewan ko. Pero super talaga favorite ko Korean drama. Mahilig ako mag-Korean drama. And K-pop naman, yung parang iba yung style ng genre nila. Yung parang, yung kahit hindi mo naiintindihan, yung mapapasabay ka, kahit mali-mali lyrics mo, mapapasabay ka kasi, alam mo yung may something sa mga kanta nila na super drawn ang mga tao, kagaya ng mga, lalo-lalo na mga Filipino mga supporters. So yun, hindi ko alam din. Sana nasagot ko kahit paano yung tanong mo, Ate Aaron. So, next question. Okay. Galing kay Sham Villaflores, yun yung channel name niya. Ang tanong niya ay, bakit mo naisipan mag-YouTube? Anong inspirasyon mo para mag-YouTube? So, yun nga, sabi ko, naisipan ko mag-YouTube kasi gusto ko. Hindi mo naman gagawin ang isang bagay kung hindi mo gusto, di ba? So, gusto ko siya. Super gusto ko. Kahit, yun nga, sabi ko, kahit sobrang hirap ng proseso pagdating doon. Pero, gusto ko talaga eh. Inspiration ko, siguro, yun nga, yung mga YouTubers na naging magandang ehemplo sa ibang tao, yung parang mas gusto kong, kagaya ng sabi ko sa about ng channel ko, sabi ko, gusto kong magkaroon ng kakayanang magkaroon ng boses. At gusto kong magkaroon ng kakayanang baguhin ang isang bagay. Yun ang siguro ang masasagot ko sa'yo. So, thank you sa tanong mo. So, next question tayo. At super tagal na, makaka 15 minutes na ako. So, galing to kay Tris Gata. Ang tanong niya ay, what does it feel like being a YouTuber? Sa totoo lang, minsan may time na nag-vlog ako, nagtatry ako mag-vlog in public. And alam ko na naisip nila, ay, vlogger. Siyempre, mahiya pa rin ako kasi alam mo yung hindi mo alam kung positive way ka nila tinitingnan or in a good way. Pero inilalaban mo pa rin, go pa rin, vlog pa rin. So yung feeling para, yung ang pagiging YouTuber kasi parang it's a double-edged sword eh. Yung parang it's either hurt you or make you. Gets nyo? Yung parang kaya ako naging YouTuber, parang yun nga, magkaboses. Pero in a way, dahil nga naging YouTuber ako, parang I'm putting myself out there. Yung parang
dahil pinakita ko yung sarili ko out there, yung parang open ako for judgment, yung negativity na nasa paligid, yung maja-judge ka na, ay, bakit ikaw nag-YouTube, ganyan-ganyan, wala namang special sa'yo, ganun-ganun. Yung parang hindi kasi lahat ng bagay permanente pag isa kang YouTuber. So, yun ang masasagot ko. So, yung feeling siguro for now, na hindi pa naman okay lang, masaya naman ako. So, yun. Fulfilling naman pagka nakakapag-upload ako ng vlog. So, yun. Next question. Thank you sa tanong mo. So, galing ulit kay Azel Nicole. Ang tanong niya, what makes your channel interesting? So, interesante yung channel ko kasi I do jokes, I do challenges, I do travel vlogs, I do song covers, lahat na yata, rakitero, yung ganun. Pero yung siguro may touch ko kasi, lahat naman ng YouTubers may kanika nilang unique self pagdating sa pag-vlog. So yun na lang masasagot ko. So I'm interesting in my own way. So thank you sa tanong mo. Next question ay, galing kay Tiris Gata ulit, ang tanong niya ay, what is your biggest achievement as a person? Ang biggest achievement siguro ko as a person is yung nakagraduate na ako, nang hindi ako pinaproblema ng mga magulang ko pagdating sa pag-aaral ko, and wala naman silang masabi pagdating sa pag-aaral ko. And regarding naman sa pag-vlog ko, gusto din, okay lang naman sa kanila, hindi naman nila ako pinipigilan sa gusto ko. So, yun. Achievement ko din siguro yung umabot ako ng ganito, ng tagal ko na nag-YouTube, at nakikita kong may growth. So, achievement na yun. Ganun. Achievement na yung makuha, lampas ka ng 100 subscribers. Sobrang laking achievement na yun. So, yun. Yung parang mas tumaas yung confidence ko dahil nag-YouTube ako, yung ganun. Parang madaming na-develop sa akin nung nag-YouTube ako. Dati sobrang mahihiyain ako pagdating sa ano. Ngayon may confidence ako magsalita sa harap ng camera, nakakapagsalita ako ng diretso, hindi nagbabakal, ganun. So, achievement yun. Thank you. Stress ako sa mga tanong nyo. Okay. Ito, galing ulit kay Aaron De Lara. Ang tanong niya ay, what is your biggest fear in life? Siguro ang takot ako ay yung mawala ang magulang ko, yung mama at papa ko. Syempre, kasi sila yung isa sa foundation ko kung paano ako naging tao ngayon, kung paano ako, kung sino akong kumaharap sa inyo ngayon. So, yun na lang. Bilisan na natin at sobrang 18 minutes na. I-edit ko kaya. Diyos ko, ikakat ko pa. Next. Last question, galing kay Melvin Wu. Ang tanong niya ay, sa tingin mo po, bakit kaya patuloy pa rin umaasa yung mga taong alam naman nila na wala naman silang pag-asa sa taong gusto nila? Ang lalim naman niya. So, kasi kaya ka umaasa kasi meron ka pa rin konting hope na baka sakaling magustuhan ka niya. Yung baka sakali na balang araw, pagising nung taong gusto mo, ikaw na yung nakikita niya. Yung pagdating isang araw na, gusto ko pala siya. Yun. So, yun na lang muna. Ganito kasi yun. So, dito na nagtatapos ang aking Q&A. Sobrang haba na, 18 minutes na. So, please make sure to like and subscribe and turn on notification button para ma-notify kapag may bago akong upload. And it has been great, guys. Bye! Subscribe and all my social medias are under and bye!